Siguro mas maganda para from the horse's mouth. May kwento niya sa atin. Oh. Pakilala mo sa po. Ang gandang gabi po sa iyong lahat. Ako po si Johnny Manlolo na sansod crew ng Lirin at ako po yung kami po yung nakaligtas na tatlo sa bangka. Yung nangyari po nung gabi na yon, alas 3 po ng madaling araw. Yeah. Oras na po ng babaan na po ng mga service namin. At nung naibaba na po lahat ng service namin, kami po ay kaming naiwan po namin sa motherboard, namumusit na po para pamain na po sa huli naming isda. Pagkatapos po, mga alas 4 po ng umaga, bigla pong dumating yung tribunada po, kung tawagin po namin. Kaya po, siyempre ulan po yun pag sa kwampok. Pumasok na po yung kasama kong dalawa sa loob. Di bali lima na po sila doon sa loob. Ngayon po, ako lang po yung isang natira sa uli. Pagkatapos po, mga 20 minutes po ang kwam, patak ng ulan, medyo umina na po siya. Yung oras lang po na yun, 4:20, pag isaktong pag tayo ko po, nandiyan na po yung barkong bumanga po sa amin. Kitang-kita ko po talaga nung isaktong tumama po siya sa amin. Tapos po yun, bigla lang po kami tumawag. At pagkatapos po, nalaglag na po kami lang sa tubig. Hindi na po alam kung anong sumunod nangyari. At kanya-kanya lang po kami yung languyan. Pagkatapos po, nakasamba naman ako doon sa bangka namin na nakatao. At nung sabi ko po sa kanya, sabi ko, "Boy, nasaan na yung kasama natin, Gima?" Sabi niya, "Hindi ko alam dahil madilim po nga eh." Bago mamaya po, nung kwan, kinakatukog po yung bangka namin kung may tao po ba sa loob. Mga nakailang katok po ako sa bangka, may sumagot po na isa. Yan nga po yung kasama ko, si Mandy. Sabi niya, "Kuya, tulong." Sabi ko, nasa na yung iba? Sabi niya, "Hindi ko makita dahil madilim po." Humingi isang tulong sa amin. Sabi ko, "Hindi ka namin matulungan dahil nahina na rin kami." Gumawa na po siya ng parang para makalabas. Hindi nga po, nakalabas siya. Bago sumunod po, lumutang po yung isa na naming kasama na matanda. Yun po yung patay na. Ang nangyari po, wala na po kami nagawa doon sa matanda naman. Tinali na lang po namin siya para hindi po lumayo ang kanyang bangkay. At yung dalawa po na kasama namin, yung kapitan at yung pamangkin niya po, hindi na po nakalabas doon sa alin. Hindi na po namin nagawang sisira dahil mahina na po kami. Ang ginawa po namin tatlo, umakyat na lang po kami doon sa bangka tumaog. Umakyat po kami doon sa taas. Dahil mataas pa po yung lutang eh. Para doon na lang po kami magpa-umaga. Para makita po namin kung nasaan pa po sila. Umabot na po ng umaga, hindi po namin sila nakita. Ang kwan po namin, sabi namin sa kwan, hintay na lang po namin yung service. Yun na po, pagdating po nila namin, isa ka na po, sinisin yung mga kasama namin yung natira. Sir, follow up na lang. Okay. Sir, yung proseso ng investigasyon, since nasa Singapore, at gusto ng malapit niya ay maging mabilisan. Paano po yun? Kasi yung manakarabot, saan pa namin ulit? Ang chair ng mga conduct ng investigation natin, doon natin malalaman yan sa... Actually, meron naman tayong force state control mechanism. Meron tayong ugnayan sa kanila. So yun na, yung sulat ng ating force state control center at yung sulat ko doon sa flag state kung saan nakaregister yung barko. So after kung magka-receive tayo ng information sa kanila, doon natin sila... Bubuhay natin dito sa conduct natin ng investigation. Marine Casualty Investigation ng Maritime Safety Services Command. Then after that, pag makuha na natin yung nabuo na natin, we will submit it to the Department of Foreign Affairs. So, hindi na sa atin yun. So, this is a diplomatic mechanism. We have a mechanism on that. So through the DFA na. Kuya, no, follow-up. Barnaby. Yes, please. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan. Johnny. Okay. Kuya Johnny, rewind lang po konti, pwede. So, madilim na madilim po, no? Opo. Ano man na yun. Pero, nakikita nyo parating yung kidnapper? Opo. Anong itsura?
mataas po siya na bar po, ang nani na gulang po, yung kulay pula na kulay pula po siya, sir. Pero malabo po, hindi ko talaga manila. Pero natakuan ko lang po siya na kulay pula dahil may naiwan pa rin po siyang bakas doon sa bangka namin doon eh, na pintura yung bar po dahil tumikip doon sa bangka namin. Pero hindi nyo na naiwasan? Nakatali po kami sa kaya nun, sir, for 20. Madilim pa po yan, hindi pa po kami umaalis sa payo pag ganung oras, sir. Wala rin pong ilaw dun sa bangkan? Meron po, ma'am. At kumandar lang po yung mga namin nun, ma'am. Isay na rin po kami. So sa tingin nyo ba dapat nakita nyo kayo? Nakita nila kayo? Hindi ko po sure, sir, dahil siyempre po, madilim po. Pero sa palagay ko po, sir, di ba po, ang bar po, may radar naman po yan. Nadidetect nila kung mayroon ba o walang katamaan sila sa daan, di ba po, sir? Ano ba yung kondisyon ng dagat ng panahon eh? Kasi meron po kami nadidinig like kanina umaga po na po pwede po hindi nila naramdaman na nabangga kayo. Depende sa kondisyon daw ng dagat. Okay naman po. Kalmang-kalma naman po. Halos na sa 1 feet 0 feet yung alam, sir. So dapat ba pag nabangga nila kayo ay naramdaman nila? Hindi ko rin po masabi, sir, dahil sa sobrang laki po siguro ng barko, sir, baka hindi po nila maramdaman dahil malaki po yung barko nila, sir. Maliit lang po yung sa amin. So, posibleng hindi nila naramdaman. Opo. So, para sa inyo po ba, aksidente po ba ito? Opo, aksidente po talaga. So, yun ba yun? Opo, sir, ganyan po ang kulay na naiwan, yung pinturang naiwan doon sa kwan. Ito baka namin, opo. Sir, so, sir, we're sure na po na accident po ito and we are kayo, depende sa kondisyon daw ng dagat. Okay naman po. Kalmang-kalma naman po. Halos na sa 1 feet, 0 feet na yung alam, sir. So dapat ba pag nabangga nila kayo ay naramdaman? Hindi ko rin po masabi, sir, dahil sa sobrang laki po siguro ng barko, sir, baka hindi po nila maramdaman dahil malaki po yung barko nila, sir. Maliit lang po yung sa amin. So posibleng hindi nila naramdaman? Opo. So para sa inyo po ba, aksidente po ba ito? Opo, aksidente po talaga. So, yun ba yun? Opo, sir, ganyan po ang kulay na naiwan, yung pinturang naiwan doon sa kwan. Ito baka namin, opo. Sir, so, sir, we're sure na po na accident po ito and we are, ilan percent po tayo sure na Pacific Ana po talaga yung nakabang na? We will rely dun sa traffic monitoring na nakita naman natin. Accurate naman yun at saka yung accounts ng ating mga kasama yung survivors natin. Well, of course, sa investigation, pagsasak, tutugma-tugmay natin yan. So, we will help. Siyempre, this happened, I know this happened off Pangasinan. Initially, we were talking about how close it was to Scarborough Shoal. And we rule out Chinese involvement. Yeah. Oo, una-muna, hindi naman sa... Ang reference natin is galing sa port of origin nila, which is Agno, Pangasinan. So, hindi natin na dapat i-associate yan doon sa... Malayo kasi yan eh. Doon sa mga... Masinaw. So we can rule out Chinese involvement? Walang, walang muna yung sa flag of registry, wala naman doon involved na bansa na sinasabi natin, doon parang kita natin eh. So that's why ang sinulatan natin eh yung flag state kung saan siya registered. Pero paano may iwasan yung ganitong incident, sir? And ano advice kaya ng BCG sa mga fisherman natin? Kasi parang hindi nakita, accident eh. Siyempre may remedy yan para hindi. Yes, that is correct. Actually, meron naman tayong ugnayan ng mga ating mga kasama. Gaya nga, nag-usap na rin kami doon sa taas. Ito lang yung ating i-remind na, of course, they need to be vigilant as well. Unang-una, siyempre, they look out din sila. Pero sabi nga, probably, base naman sa account ng ating kasama na kampante sila doon. And of course, unang-una, masama ang panahon, tapos they're there to do fishing ventures, hindi inaasahan eh. Pero of course, reminder natin sa ating mga kasamahan na all the time, dapat pa rin tayong designated na lookout
Eagle Eight Lookout sa Mariners term. Na ibig sabihin, tayo magmamasin sa paligid para unartos tayo palagi. Kita natin yung nangyayari sa kapaligiran para maiwasan natin. Pero base sa account niya, eh, bigla na rin lang sila kasi nga very poor ang visibility at that time. Sir, hi po. Mads Villar po from Netlandified. Sir, alam po ba yung mga mangingisda natin na nautical highway po yun? And pwede po ba silang mangisda kapag ka nautical highway? Actually po, ang sa within easy or open sea, so there is a freedom of navigation. So as far as sa mga fishermen po natin, eh, talagang pwede silang mangisda for as long as they will be more cautious and aware of the situation at clear sa risk involved in the area. But on the part of the BG Fox way forward, we can intensify our information direct to them, identifying those nautical highway, especially the mga international passage natin, to be extra cautious para hindi po sila maksin. Opo, pero before, sir, nagkakaroon po ba ng briefing yung Coast Guard with the fisherman's group po para i-inform sila? We've been doing that, but right now we are going to be more intensifying sa campaign po namin sa amin. More focus on this local highway, especially with the national crossing. Po, Regine po from Washington Post. Nabanggit po ninyo na nasulatan na po ninyo yung Ministry of Transport ng Marshall Islands, di ba? Nasagot po ba nila yung...